At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Sinugod kagad sa ospital si Eva at nagulat na lamang ang mga magulang niya nang sinabi ng doktor na kanser sa baga ang sakit niya. Tinawagan ng ina si Joel at sinabi umuwi siya kaagad dahil nasa malubhang kalagayan si Eva. Kaya umuwi rin ito kagad. Samantala, pinipilit ni Lydia na yayain si Jonas para dalawin si Eva sa ospital. Pero umayaw ang bidata at parang wala na siyang interes sa dalaga. Nagtaka si Lydia dahil hindi dating ganoon ang kilos niya at ugali ni Jonas. Tinulungan ng ina ni Joel ang mga magulang ni Eva para mabili lahat ang gamot na inireseta ng doktor. Habang nag-uusap ang mag-inang Joel at Eliza, may isang pulubi na lumapit at nagbigay siya ng maliit na limos at sinabi ng pulubi na makakatulong siya para sa kagagaling ng dalaga. Interesado kaagad si Joel sa sinabi ng pulubi, kaya sinimulan kaagad ang paglalakbay. Pero pagdating sa 13 bundok, ay... Pagod na ako. Pero kakayanin ko para makarating ako doon sa 13 bundok. At ayon sa pulubi, ay nandoon daw ang manggagamot. Sasabihin ko lang daw ang pangalan at araw ng kapanganakan ni Emma. Ay alam na niya kung anong sakit niya. Oh, ano kayang pagsubok ang sinasabi niya? Wala pa naman ako. Ah, ha? Teka, ano yung nararamdaman kong parang nasa likod ko? Magkalimang nga. Aw, oh, ha? Ano yun? Diyos ko, may napakalaking buhaya at anim ang ulo. Sasagpangin ako! Di ka makakadaan dito. Mamamatay ka kapag hindi ka babalik sa iyong pinanggalingan. Pagsalitin ka kayo ng hila lang. Pinababalik ako. Pero kailangan makarating ako sa kinaroroonan ng manggagamot. Kailangan magamot si Emma. Malis ka lang, ilo. Hindi sasagpagin di kita. At kakainin kita. Mamamatay ka. Kailangan makadaan ako dito. Lalansin ko ng baya na anim ang ulo. Anim ang mata. Anim ang mata. Anim ang... Kung mari alis na ako. Pero maghahanap ako ng ibang nadadaanan ko para makarating ako sa kinaroroonan ng manggagamot. Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka na! Opo, alis na ako. Alis na! Pero madalas mamalimos ang pulubi. Kailangan na makita ko siya kagad at makausap. Sana makita ko siya. Palimos po. Ikaw? Salamat naman at nakita kita kagad. Oo, bibigyan kita. Pero maitatanong ako sa iyo. Alam ko na kung ano ang itatanong mo sa akin.
Pero huwag kang mag-alala. Dahil alam kong kakayanin ng anak mo ang mag-ipagsubok na masasagupan niya sa pag-akyat sa ikalabing tatlong bundok. Pero hindi ba matatarik ang mga bangin? Hindi ba matatarik ang mga bangin sa lugar na yon? Pero kapag tunay na mangigibig ang iyong anak, tiyak naligtas siya sa kanyang misyon. Duarding, sabi ng doktor, wala na raw silang magagawa para magamot pa ang sakit ni Eva. Oo, siyempre. Nakakalungkot nga eh. Nang kailan nagdalaga na, saka naman siya kinapitan ng ganyang sakit. Magagamot pa raw sana kung naagapan. Pero stains puro na. Mahirap nang gamutin. Duarding, sana ako na lang ang nagkasakit ng ganun. Bakit ang anak pa natin? At nagtataka rin ako. At nagtataka rin ang doktor kung bakit siya nagkasakit ng ganun. Samantalang batang-bata pa. Duarding, ang dami pang pangarap sa buhay. Bakit siya pa, Duarding? Bakit? Tama na yan, Sipling. Baka magkasakit ka na rin sa kaiyak. Nay, nasaan po kayo? Ayan. Hinahanap ka. Puntahan mo na kaagad sa kwarto. Tanungin mo kung ano yung kailangan. Duarding, hindi ko mapigilan ang umiyak kapag kausap ko siya. Ang magawa na ako ang sanak natin. Pigilan mo. Kung hindi mo mapigilan, lumayo ka sa kanya. Magdahilan ka. Ay, nasaan po kayo? Sige na, sige na. Puntahan mo na siya. Sige na, Sipra. Nandyan na ako, anak. Sandali lang. Sige, Duarding. Pupuntahan ko na ang anak natin. Eva, anak. Bakit? Anong nararamdaman mo? Ha? Emma? Nasaan ka? Diyos ko! Emma! Duarding! Si Emma! Nawawala! Nagsiga ang higanting taong akas. Pero ang kakain ako, kailangan makatakos ako sa pulong ito. Teka, nakatulong siya. Pipilitin itong buksan ang kulungan ito. Buti na lang at walang kandadang kulungan. Mabubuksan ko na. Ayan, makakatakos na ako. Magdadahan-dahan kung mabubuksan ang kulungan ito. May gising na naman siya. Hindi ko gagalaw. Para hindi niya mahalatang binubuksan kong kulungan. Nakatalikod siya. Sasama na rin ko ng tumakas.
Loreng. Kumusta na kaya ang lakad ni Joel? Nakarating na kaya siya sa kinaroroonan ng magagamot? Hindi ko alam, Duarte. Sana makarating siya para magamot na ang anak natin. Siyempre! Duarte! Tao po! Yung ina ni Joel, baka hinahanap na siya. Salubugin mo siya. Baka makagat ng aso. Sige. Chu! Batay! Chu! I'll see you, Elisa. Nandito kami sa likod ng bahay. Halika rito. Kumusta na? Dumating na ba si Joel? Wala pa siya, senyora. Hinihintay nga namin eh. Wala pang anak ko. Kung ganon, baka nagkatotoo na ang panaginip ko kagabi. Anong napanaginipan mo, senyora? Napanaginipan kong hindi raw nagtagumpay si Joel na makarating sa 13 bundok na kinaroroonan ng manggagamot dahil... Dahil ano, senyora? Dahil bago siya makarating doon, may isang lalaki na pumaslang sa kanya. Ano? Kaibigan ko. Sana gumaling pa siya. Kumusta na kaya ang pag-akyat ni Joel sa 13 bundok? Nakarating kaya siya sa kinaroroonan ng manggagamot? Lydia? Si Jonas. Nandyan na. Ano kayang kailangan sa akin ng dalaking ito? Jonas, nadalaw ka. Alam ko na may kailangan ka sa akin. Ano ba yun? Itatanong lang ako sa'yo eh. Ha? Ano yon? Itatanong ko lang sana kung kumusta na ang lagay ni Emma ngayon. Buhay pa ba siya? Ano ba namang klaseng tanong yan, Jonas? Siyempre, buhay pa siya. At sa palagay ko gagaling pa yon. Mabubuhay pa siya. Mabubuhay? Bakit? Nagabot na ba siya ng doktor? Hindi pa naman. Pero pumunta si Joel doon sa 13 bundok na kinaroroonan ng magaling at mahiwagang manggagamot. Lydia, sa palagay mo ba, nakarating na kaya si Joel doon? Siguro. Kasi pang-anim na araw na siyang umaakyat patungo doon. Ganun ba? Sige, Lydia. Maiwan na kita rito. May pupuntahan pa kasi ako. Jonas! Sandali lang! Jonas! Hindi na niya ako nilingon? Bakit kaya siya nagmamadaling umalis? Bakit kaya? Bakit? Marami na raw napagaling ang manggagamot na yun. Kaya lang, mapanganib ang pumunta sa kinaroroonan niya. Ang daming pagsubok. Bakit kasi? Hindi na maniraan sa medyo madaling puntahan ang manggagamot na yun. May nakausap ako na nagsabi sa akin kung bakit lumayo siya ng tirahan. Bakit daw siya lumayo dito sa atin? Noon daw, malapit lang siya. Madali siyang puntahan. May mayaman daw na nagkasakit. Nag-utos ng mga tauhan niya na dalhin siya papuntang bahay ng mayaman na yun. Pero sabi niya, ipagpabukas na dahil gabi na. Kinaradkad daw siya at pinilit siyang isama ng mga tauhan ng isang mayaman na yun.
Pagkatapos eh, hindi niya nagamot ang mayaman. Kaya pinahirapan daw siya. Mula noon, lumayo na siya. Pero bago ka raw makarating sa kinaroroonan niya, ay may mga pagsubo. Ah, sinabi yan nang nakausap naming isang matandang pulubi. Kaya nag-aalala ako. Baka hindi nalagpasan ni Joel ang pagsubok. Ay, oh Diyos ko, huwag naman sanang mangyari ang kinatatakutan ko. Huwag naman sana! Sa ikalabing tatlong bundok na ito. Kung ganun, naragpasan ko ang mga pagsubok na sinabi sa akin ng pilip eh. O, saan ko kaya matatagpuan ang manggagamit dito? Saan kaya saan nakatira? Wala naman akong makitang dampa dito. Puro matatayog na. Punong kaya ang makikita ko sa bundok na ito? Alam ko na ako ang sadya mo, Ginoo. Ha? May isang matandang babae at nakikita. Ang haba ng buhok at puting-puti na. Maaaring ito na nga ang sinabi ng pulubi na manggagamot. Halika rito. Dalian mo. Dahil malapit nang magtakip silim. Maraming lalabas na at iba't ibang masasamang elemento. Narapit ako sa kanya. Pumasok ka kaagad sa kuweba. Dalian mo, malapit nang magsilabasan ang mga masasamang elemento. Opo, opo. Sige po. Papasok na po ako, Lola. Nakatulong na ba si Emma? Ah, oo. Pinainom ko na siya ng gamot kanina. At kumalma na. Nakatulong na. Sana naman eh. Magtagumpay si Joel sa pagsundo niya sa manggagamot. Sana nga, Duarte. Sana nga. Inay. Itay. Ah, si Emma. Tinatawag niya tayo. Halika, Duarte. Lapitan natin siya. Tayo na. Emma, anong nararamdaman mo? Ha? Diyos ko, tumirik na ang mga mata niya. Patay na yata! Ha? Hindi na kaya malalagpasan ni Emma ang sakit niya. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon,
Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.